Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga din po, Father. Sa pagdiriwang po natin ng ikalabing isang linggo sa karaniwang panahon, espesyal nating ipagdadasal ngayong araw na ito ang lahat ng mga tatay. Yung tunay na tatay, meaning biological father. Hihilingin natin sa Diyos na nawa sila ay maging tapat sa pagtawag sa kanila bilang ama. Ipagdadasal din natin yung mga tatay na may sakit, na dahil sa kanilang kasipagan, dahil sa kanilang pagtataguyod sa kanilang pamilya, at pag-ako ng pananagutan, nasira na ang katawan. Kaya hihilingin natin sa Diyos na sila ay pagalingin sa pamamagitan ni Santo Padre Pio.
espesyal din po nating ipagdarasal. Ang mga hindi naman biological father, pero tumatay yung tatay ng pamilya. May mga nanay na tatay. At may mga tatay na foster father, katulad po ni San Jose. Hindi naman siya ang biological father ng ating Panginoong Jesus, pero inako niya ang pananagutan bilang tunay na tatay. Pinagdadasal din natin yung mga tatay na ganyan. At hindi natin kakalimutang ipagdasal ang lahat ng mga tatay na nananaliligaw ng landas. Alipin ng kanilang kahinaan, alipin ng kanilang kasalanan. Hihilingin natin sa Diyos sa pamamagitan ni Santo Padre Pio at ng mahal na ina na sila'y ibalik sa tamang daan upang magampanan ng tungkulin bilang tunay na tatay. Kasama po ng ating mga personal na intensyon at mga intensyon ng magpamisa ngayong umagang ito, simulan natin ang pagdiriwang sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Mga kapatid, atin munang pagsisihan ang ating mga nagawang pagkukulang. Humingi tayo ng awa at patawad sa Diyos sa ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, at sa gawa. At sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoong Diyos, Amen.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lakas ka ng mga walang inaasahan kundi ikaw. Ang pagluhog namin ay iyong pagbigyan, sapagkat kami mga tao lamang napawang mahihina kapag iyong iniwanan. Kaya naman kami lagi mong tulungan upang sa pagtupad ng iyong mga kautusan, ikaw ay aming mabigyang kasiyahan. Sa aming iniisip at ginagawa araw-araw, sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Pagbasa mula sa aklat ng Eksodo. Noong mga araw na iyon, mula sa Refidim, nagpatuloy ang mga anak ni Israel sa ilang sinay at nagkampo sa tapat ng bundok. Si Moises naman ay umakyat ng bundok upang makipag-usap sa Diyos. Sinabi sa kanya ng Panginoon, "Ito ang sabihin mo sa buong angka ni Jacob, sa buong Israel. Nakita ninyo ang ginawa ko sa mga Ehipsyo, at tulad ng pangangalaga ng isang agila sa kanyang mga inakay, kay aking kinupkop. Kung susundin ninyo ako at hindi kayo sisira sa pakikipagtipan ko sa inyo, kayo ang magiging bayan kong hinirang. Ang buong daigdig ay akin, ngunit kay aking itatangi. Kay gagawin kong bayan ng mga saserdote na maglilingkod sa akin, nakatalaga sa akin." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Umawit sa kagalakan ang lahat ng mga bansa. Panginooy papurihan, paglingkuran siyang kusa. Lumapit sa harap niya at umawit na may tuwa. Ang Panginoon ating Diyos, ito'y dapat na malaman. Tayo'y Kanya, Kanyang lahat. Tayo'y lahat na nilalang. Lahat tayo'y bayan niya, kabilang sa Kanyang kawan. Mabuti ang Panginoon, pag-ibig niya'y walang hanggan. Siya'y Diyos na mabutit, laging tapat, kailanman. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid,
Nung tayo'y may hina pa, namatay si Kristo sa takdang panahon para sa mga makasalanan. Mahirap mangyaring ialay ninuman ang kanyang buhay alang-alang sa isang taong matumid, bagamat maaaring may mga has na gumawa nito alang-alang sa isang mabuting tao. Ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. At ngayong napawalang sala na tayo sa pamamagitan ng kanyang dugo, lalo na nang tiyak na maliligtas tayo sa puot ng Diyos sa pamamagitan niya. Dati, tayo'y mga kaaway ng Diyos. Ngunit ngayon, tinatanggap na niya tayong mga kaibigan alang-alang sa pagkamatay ng kanyang anak. Kaya tiyak ang pagkaligtas natin sa pamamagitan ng pagiging buhay ni Kristo. Hindi lamang ito. Nagagalak tayong pupuri sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo, sapagkat dahil sa Kanya ay tinanggap tayo ng Diyos na mga kaibigan niya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Panginoon, at sumain niyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nang makita ni Jesus ang napakaraming tao, nahabag siya sa kanila sapagkat sila'y lito at lupaypay. Parang mga tupang walang pastol. Kaya't sinabi niya sa kanyang mga alagad, "Sagana ang anihin, ngunit kaunti ang mag-aani. Idalangin ninyo sa may-ari ng anihin na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang aanihin." Tinipon ni Jesus ang 12 alagad at binigyan ng kapangyarihang magpalayas ng masasamang espiritu at magpagaling ng mga may karamdaman.
Ito ang pangalan ng 12 apostol. Si Simon na tinatawag na Pedro, si Andres na kanyang kapatid, sina Santiago at Juan na mga anak ni Zebedeo, sina Felipe at Bartolome, si Tomas at si Mateo na publikano, si Santiago na anak ni Alfeo at si Tadeo, si Simong Makabayan at si Judas Iscariote ang nagkanulo kay Jesus. Ang 12 ito'y sinugo ni Jesus at kanyang pinagbilinan. Huwag kayong pupunta sa lugar ng mga Hintil o sa alinmang bayan ng mga Samaritano. Sa halip ay hanapin ninyo ang mga nawawalang tupa ng sambayanan ng Israel. Humayo kayo at ipangaral ninyo na malapit ng maghari ang Diyos. Paggalingin ninyo ang mga may sakit at buhayin ang mga patay. Paggalingin ninyo ang mga kitongin at palayasin ang mga demonyo. Yamang tumanggap kayo ng walang bayad, magbigay naman kayo ng walang bayad. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga pong muli sa inyong lahat. Una po sa lahat ay bumabati po kami sa ngalan ng pamunuan ng Pambansang Dambana sa pangunguna ng ating PPC President, Dr. Edwin Gonzaga. Mga paring naglilingkod po dito ng Happy Father's Day sa lahat ng mga tatay na naririto ngayon at sumusubaybay din sa pamamagitan ng ating live streaming. Batiin po natin sila sa pamamagitan ng sabay-sabay nating pagsasabi ng Happy Father's Day. 1, 2, 3, pamaya, hindi pa. Excited kayo masyado. Sabay-sabay tayo. 1, 2, 3, go! Happy Father's Day! Palakpakan po natin ang lahat ng mga tatay. Salamat po sa mga tatay at sa mga nagpapakatatay. Dahil sa inyo, nabuo ang amin o ang ating pagkatao. Hindi masasabing kumpleto ang ating pagkatao kapag ka wala tayong maituturing na tatay o nanay. Kahit pa nga sila hindi natin kasama o hindi kapisan, at least, no? Meron tayong maituturong siya, ang aking tatay. Bumubuo sa ating pagkatao. Aminin po man natin o hindi, batid man natin o hindi, may mga bagay sa buhay natin na kung saan tayo ay alipin, na kung saan umaalipin sa ating pagkatao. Paano ba natin malalaman yung bagay na umaalipin sa atin? Kung ano daw po yung nakakakontrol sa ating buhay, yun ang umaalipin sa atin. Kung paggising sa umaga, ang laman ng inyong isip ay maglato-lato. Di ba? Sikat na yung lato-lato na yan. Ano ho? Aba, ay di alipin kayo ng lato-lato. Kung paggising sa umaga, ang laman ng inyong isip ay magmarites, alipin kayo ng pagiging marites. Kung paggising sa umaga, ang nais nyo ko agad ay mang-away, ay alipin kayo ng inyong galit. Ang iba, mga kapatid, ay alipin ang pagkamuhi. Hindi mapatawad ang asawa na nagtaksil sa kanya 10 years ago. Hanggang ngayon, daladala pa yung galit at sama ng loob. Bunga ng pagkakamali dahil sa kahinaan.
At pag nag-aaway, laging isinusumbat, alipin kayo ng inyong pagkamuhi. Hindi makapagpatawad sa tatay o sa nanay na minsan ay iniwan kayo o tinalikdan kayo. Ang iba naman ay alipin ng maling pagmamahal. Binubugbog na, kinukulong na sa bahay, tinuturuan ang gumawa ng masama, pasa-pasa na ang mukha, ayaw pa ding humiwalay. Dahil sa maling pagmamahal. Sino sa inyo ang alipin ng pera? Sabihin ng mga tatay, ang mga nanay. Hindi pa ika natatanggap ang sweldo sa katapusan, nakasahod na. Alipin ang pera. No. Sino sa inyo ang alipin ng pornografiya o kalaswaan? May mga bata at the age of 9 or 10, hindi na makawala dito. Kaya mga tatay, mga nanay, bantayan ninyo ang pinapanood ng inyong mga anak. Tingnan ninyo ang kanilang mga cellphone. Baka sila ay alipin ng pornografiya at the very young age. Ang iba, alipin ng chismis. Ang iba, alipin ng inggit. Ang iba, alipin ng kasikatan. Laos na, gusto pang maging bida. Hindi tanggap. Natapos na yung panahon na siya ay sikat. Good thing is, kahit tayo ay alipin ng mga bagay na ito, mga kapatid, pwede tayong lumaya. Pwede tayong palayain sa pagkaalipin sa mga bagay na aking nabanggit o mga bagay na hindi ko rin nabanggit pero kayo ay alipin. Ang pagiging alipin, mga kapatid, ay hindi bago sa karanasan ng tao. Sa katunayan, sa unang pagbasa, yan po ang ating narinig. Ang pagkaalipin ng mga Israelita sa Ehipsyo. Napakatagal na panahon na sila'y naging slaves. Napakatagal na panahon na sila'y nagtiis sa ganitong sitwasyon. Pero natapos ito dahil pinalaya sila ng Diyos. Dahil sila'y pinili ng Diyos. Nakalaya sa pagkaalipin ng mga Ehipsyo. Pinalaya ng Diyos. Ang karanasang ito ng mga Israelita ay ginamit na comparison ng mga patristic fathers o yung kung tawagin ay mga tatay ng simbahan upang ilarawan ang pagkaalipin ng tao sa kasalanan at ang naging pagpapalaya ng Diyos sa pamamagitan ng pagkamatay, pagpapakasakit, paghihirap, pagkamatay at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesus. Mga kapatid, tatandaan po natin na sa tuwing papasok tayo sa loob ng simbahan, nakikita natin hindi lamang ang altar, kundi ang nakapakong Jesus. Dalawang bagay ang ipinapaalala niyan sa atin. Yung kanyang pagliligtas sa atin, na on the other hand, ay ipinapaalala sa atin yung identification natin kay Kristo, and on the other hand, ipinapaalala po natin o ipinapaalala sa atin
Nang nakapakong Jesus na yan, na tayo ay pinalaya niya sa pamamagitan ng kanyang pag-aalay ng buhay sa krus. Through Christ's sacrifice on the cross, man was freed and had been freed from the control of sin. Sa pamamagitan ni Kristo ay pinalaya tayo sa ating mga kasalanan. At bunga nito, hindi na tayo alipin o hindi na alipin ang tao ng kasalanan. Nasa kanya na ang kakayahan upang makalaya sa pagkaalipin sa kasalanan kung makikipagtulungan sa biyaya ng Diyos through Christ. Bahagi ng mensahe ni Kristo sa ating lahat, bunga ng kanyang pagpili at pagsusugo sa mga alagad ay ang katotohanan yan. Inutusan ng ating Panginoon ang 12 na pagalingin ang mga may sakit, buhayin ang mga patay, pagalingin ang mga kaitongin, palayasin ang demonyo. Hindi ba ang mga umaalipin sa atin ay mga demonyo sa buhay natin na nagpapalayo sa atin sa Diyos? Hindi ba ang kasalanan ay demonyo sa buhay natin na nagpapahiwalay sa atin sa ating Panginoon? Kaya nga kung ikaw ay alipin hanggang ngayon ng iyong galit sa iyong ama dahil iniwan kayong magkakapatid, kung ikaw ay alipin pa rin ang iyong pagkasarili dahil sa iyong insecurities, sa iyong katawan, sa sarili mong mukha, kung ikaw ay alipin pa rin ang iyong inggit at iba pa, mga kapatid, pwede kang lumaya dito. Pwede kayong lumaya dito. Pwede kayong lumaya sa mga demonyong yan sa buhay ninyo. Ngayong umagang ito, inaanyayahan tayo ng mabuting balita upang tayo ay tuluyang maging malaya sa mga bagay na umaalipin sa atin. Tinubos tayo ni Kristo sa pagkaalipin, bunga ng ating kasalanan. At kaya tayong palayain ni Kristo sa ating mga kahinaan. Taas ang kamay ng gustong lumaya sa kasalanan. Ah, wala. Bahala kayo. Kakaunti ang gustong lumaya, pues. Hilingin natin sa Diyos ang paglaya sa mga umaalipin sa ating pagkatao ngayong umagang ito sa pamamagitan ni Kristo at mabuhay tayo ng isang tunay na Kristiyano. Tayo pong lahat ay magsitayo. Sumasampalataya ako sa Diyos samang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Pinanganak ni Santa Maria Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumaong, nang may ikatlong araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, nalulukluk sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, doon magmumula ang paririto at uhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na mag-uli ng namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Bilang tugon sa paanyaya ng Panginoong Jesus, nahilingin natin ang pagpapadala ng mga manggagawa sa anihan, ipanalangin natin ang mga pangangailangan ng simbahan at ng sangkatauhan. Buong pananalig tayong manalangin, Panginoon, mapasa amin ang iyong kaharian. Panginoon, mapasa amin ang iyong kaharian. Para sa buong simbahan,
Nawa may sagawa niya ang misyong ipinagkatiwala sa kanya ni Jesus upang ang kaharian ay makapangyari sa pamamagitan ng pangangaral at ganap na pagpapalaya. Manalangin tayo. Panginoon, mapasa amin ang iyong kaharian. Para kay Santo Papa Francisco, mga obispo at pari, nawa makita nila ang bunga ng kanilang pagsisikap habang sila'y nagpupunyaging tumulad kay Jesus sa pagkalinga sa kanilang mga kawan. Manalangin tayo. Panginoon, mapasa amin ang iyong kaharian. Para sa mga tinatawag sa buhay paglilingkod at pamumuno sa pamayanang Kristiyano, nawa magampanan nila ang kanilang gawain ng buong katapatan. Manalangin tayo. Panginoon, mapasa amin ang iyong kaharian. Para sa lahat ng Ama, nawa patatagin nila ang paghahari ng Diyos sa kani-kanilang tahanan at magtamo ng kagalakan at katuparan sa kanilang mag-anak. Manalangin tayo. Panginoon, mapasa amin ang iyong kaharian. Para sa ating lahat at sa mga kasama sa ating parokya, nawa labanan natin ang lahat ng anyo ng kasamaan at itaguyod ang kabutihan sa pamamagitan ng pagkalinga sa mga may sakit at lahat na nangangailangan ng ating pakikiisa. Manalangin tayo. Panginoon, mapasa amin ang iyong kaharian. Panginoong Diyos, tulungan mo ang aming mga pinunong espiritual sa kanilang mga kahirapan at gantimpalaan sila sa kanilang paglilingkod. Isinasamo namin ito sa pamamagitan ni Jesus, ang tagapagpahayag at tagapagpatatag ng kaharian na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Para sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslong. Magsitayo po ang lahat.
Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami ginawa mong may angking katauhan na dapat pakanin at pangalagaan. At iyong dinudulutan ng banal na pakikinabang, ipagkaloob mong kami huwag magkulang sa mga iniukol mo sa aming kapakanan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya ay naging kapwa naming maasahan upang may mangunang umako sa panalagutan dahil hangad mong magbago ang kinamihas ng pagkakanya-kanya ng sangkatauhan. Bunga ng pagtitiis, siya ay nanaig at ang kamatayan ay kanyang nalupig, kaya't siya ang aming daan para aming masapit ang iyong tapat at maaasahang pag-ibig. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pagitan na iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinigtiis ang pusang loob na maging handog, hinawa kanyang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati na iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawa kanyang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Manatili pong nakaluhod. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama,
ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis sa nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaisa ni San Jose na kanyang kalinis-linisang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, 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 amen. Magsitayo po ang lahat. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at iliw sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi pong sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magbigayan po kayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Thank you.
kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Mga kapatid, ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Oh,
Ang isa sa gawang second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Ang lahat po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pinagsaluhan naming banal na pakikinabang na nagpapahiwatig ng iyong pakikisa sa tanang naritong nakikipagdiwang ay magdulot nawa ng pakikisa sa iyong sambayanan. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggang. Amen.
Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangi, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan. Bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo para sa mga patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ng isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, tanda ng katapatan at pagpapasalamat ng pambansang Dambana sa inyong tulong at donasyon, makikita niyo po sa ating screen ang total collections ng nagdaang linggo. Maraming salamat po sa inyong patuloy na kagandahang loob. Ikatlo, ipinagbibigay alam po na ngayong maghapon ay one-way ang daan mula sa highway papasok dito sa pambansang Dambana. Maraming salamat po sa inyong pangunawa. Ipinaalam din po sa lahat na gamit ang ating main arch entrance, tayo ay may mga malalaking free parking dito sa loob ng pambansang Dambana. Ikaapat, mga kapiyo, ang osteria ay lugar dito sa pambansang Dambana na maaaring puntahan at kainan ng mga bumibisita dito. Itinayo natin ito bilang bahagi ng updated complementary norms to the 1983 canon law and requirement of the CBCP as a national shrine. Kaugnay nito ay mahigpit tayong pinaaalalahanan sa ating panawagang Klego, Clean as You Go, sa lahat ng lugar sa loob ng pambansang Dambana, lalo't higit sa Osteria. Ikalima, mga kapiyo, palagi po nating tandaan na ang pambansang Dambana ay isang sagrado at banal na lugar. Mangyaring sa pagbisita natin dito ay sundin ang mga tama at angkop na kasuotan, tanda ng pagsamba at pagbibigay galang sa ating Panginoon. Ika-anim, kung inyo pong mapapansin ay isinasagawa na natin ang pagsasaayos ng extension area sa gilid ng main church at ang minor repairs ng Divine Mercy Sanctuary. Muli po kaming nananawagan sa mga may mabubuting puso na nagnanais maging bahagi ng paggawaing ito. Mangyaring makipag-ugnayan po kayo sa opisina ng parokya o sa pamisahan para sa inyong mga tulong at donasyon. Ikapito, isang patalastas, bahagi ng layuning pagpapaunlad o ad experimentum ng parokya at pambansang Dambana ni Santo Padre Pio, simula po ngayong Hunyo ay sa kapilya na ng San Pedro ipagdiriwang ang mga pamparokyang gawaing sakramental tulad ng binyag, kasal at mga katulad nito. Gayunpaman, ang inyong makikitang mga pagdiriwang ng kasal dito sa Main Church ngayong buwan ng Hunyo at Hulyo ay mga naka-reserve na schedules noong pang nagdaang taon. At nagkataong napasabay naman sa pagsasaayos ng Divine Mercy Sanctuary. Mangyaring makipag-ugnayan kayo sa opisina para sa mga paglilinaw at katanungan. Ikawalo, ipinagbibigay alam po sa lahat na bukas, ikalabing siyam ng Hunyo, ay pansamantalang wala tayong banal na oras sa ikawalo ng gabi. Gayun din naman, sa darating na ika-23 ng buwan, ay araw ng pagpapagaling ng Panginoon sa pamamagitan ni Santo Padre Pio. Ang mga oras ng Healing Mass at Healing Liturgy na may pagpapahid ng langis ay sa ikasiyam ng umaga na pangungunahan ng Obispo ng Malaysia.
at sa ikaapat at kalahati ng hapon. Kayo at ang inyong mga may sakit ay inaanyayahan. Ang susunod pong misa ay sa ganap na ikalabing isa ng umaga. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Ang lahat po ay magsitayo. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos amang makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ngayong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahin, dasalan na nagpapalala na iyong kabutihan, kabanalan, pagmamahal sa amin. Upang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Lobin mong tularan nila ang kabanalan at aaral ng Panginoon at mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasaamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng salang. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat na masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpakailanman. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasaamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng salang. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong unang-unang, ngayon at magpakailanman. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasaamin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para ng salangin. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Ipagpaumanhin po ninyo ang pansamantalang inconvenience, bunga ng pagre-repair ng ating extension at ganun din po yung ating Divine Mercy. Yun pong bahagi ng main altar at sacristy ay inanay kasi may mga ilan pong kahoy doon. Kaya pansamantala pong dito natin ginaganap ang lahat ng pagdiriwang. Ipagdasal ninyo na sana by the end of August ay tapos na po itong ating paglilinis na ito upang muli tayong makabalik sa maayos at kaaya-ayang pagdiriwang ng mga sakramento dito po sa Pambansang Dambana. Marami pong salamat sa inyong pangunawa. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos.